0939-433-161. O, di ba kay turnover di sa DXBC? Attorney Mark Tolentino, good morning, sir. Ay, may buntag, kasama Ramil, kasamang sasiw, katong mga suking tingpaminaw sa DXBC Butuan. Kumusta man ang Metro Manila karon, attorney? Wabay abling mga minteryo? Way abling ang mga minteryo, so naas mga panimalay, so ako ba na katong mga niadto, advance niadto, itong niyagi pang simana, o maybe after tingali aning November 2, di apas lang wad to sa mga minteryo, kay of course, you have to avoid this COVID. But ako good news sa inyo kasama Ramil kay appeal maday ko sa nai movie na among i-launch. Oy. Which isa ko sa mudala. Mudala. Sa movie sa isa na ka-hero sa Pilipinas katong kauban gani ni General Antonio Luna, nila Andres Bonifacio, nasa isa ka movie na i-launch na si Senator Pacquiao ang mudala. Muni siya ang General Miguel Malvar, o isa ko sa gihatagag role ada na movie. Bisan og ang akong role security lang nimo, basig maapil ta. So, pasulti din may magsugod ni ba possible by end of November and hopefully wala na COVID para sa mga sinihan. Kung may COVID gani, possible din siya through Netflix mo gawas siya and sa mga kuan sa mga eskwelahan. So naka-link na siya sa talan mga online school sa ilang module, so bugawas na siya kay historical movie ni siya is about the general na who last surrendered during the Philippine-American War. Kisa tong general, attorney Miguel Malvar. General Miguel Malvar ang imong role, sidekick ni General Malvar. Adili kuan ko, mura ko na ko sidekick ko ni Aguinaldo. Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Kwan ka, protagonist ka, kanang dili kontrabida. Ari ko kontrabida. Kwan lang ko, isa ko sa general ni Aguinaldo. So magsuot po kag military uniform, mana? Dili, mura, Guardia Civil. Guardia Civil. So, muna itong role. samot ka daghan imong subscriber sa YouTube, ana, nga maong nice salida. Eh, dati nga ako eh, kung kayo na-appel ko na di ba tayo siya, pero hangin mo sila, appel ko na ko, ha? Sige, may problema. Pilay, pwede masayaran pilay TF ni mo, ha? Kung ano lang, kung taga ba, basta isa ko sa ni Fairman ako sa kontrata, na isa ko sa mo appel sa movie, ana. Okay, so congratulations. Wala imong debut. Sige, wala kayo, kasi maya kang bahin. Wala, debut movie ni mo, eh? Movie na after COVID na tayo na magawas, but kung napag COVID next year, possible sa Netflix magawas. Pastilan og maispatan ka og maayong mga producer, attorney, mabiya ang pagka-abogado ta ni. Adi, part-time na siya, part-time na to pag-artista. Pwede gyud ta mag-abogado. Abogado at the same time artista. Ay no, sa hitsura pa lang bisag wa kay salida, artistahin naman po ka. Di ko naman, kilid-kilid naman, tadi man tabi, dahil sa supporting actor man. Okay. So much, na-surprise ko sa imong salida. So much for that, Attorney Mark. Dirita aning issue sa national, kining mega investigation, gaki-create sa Malacanang para daw imbestigahan ang korupsyon nga naa sa gobyerno. Anong kinahanglan pa mag-create og mega team nga naa naman tayong ombudsman? Unta, attorney? Mabito na, muna siya gwi-dan-dan kay Ombudsman, mo magina jurisdiction o trabaho sa ombudsman. In fact, ang ombudsman, it is a constitutional body. Di na siya under sa office of the president, di na under sa mga local governments, but it is a constitutional body. But pasabot, mahuman ang termino sa itong presidente, nagiya po ng ombudsman diya. Di na siya, di na, in fact, ang ilang budget, di na sila under the control sa Congress. So, muna yung trabaho sa ombudsman. But maybe, I don't know, kung depende mo na sa programa sa atong presidente, kung anti-corruption siya, possible ba siya maghimog body na ang purpose na is to recommend to the office of the ombudsman. But not necessarily mean na sundon sa ombudsman, kay sometimes so good na may uban diha na bisag dili corrupt pailang kaso o corrupt sa kalyansa, dili pailang kaso. This is because sometimes so good sa Marmel, basta ka rin kaso-kaso about sa panggobyerno na mag-involve na pamulitika. Labi na hapit ng 2022 election. So, kailangan na atong tanawon, dili lang ang announcement sa atong panggobyerno, but kailangan na to ang body language in relation sa 2022 election. Muna dapat na to tanawon. So, dili dapat na
mahibubuta, buta na ulang taon sa unsay sitwasyon or development today. But all actions, labi na hapit ang 2022 election, 1 year na lang kapin, all related yun na siya sa 2022 election. Okay. Wa ba kahay posibleng cover-up nga mag-imbestigar ang imbestigahan nga opisina under sa Office of the President, ang mo-imbestigar ang gasugo Office of the President? Oh, mo lang na konsulte na sometimes na ni pampolitika involved in relation sa 2022 election, but ang trabaho mo kuno nila isa ka sa mga mail is just to recommend. Di man but pasabot na recommend sila sundon sa ombudsman. Di man but pasabot na wala to ni ilang gitabunan to isa ka tawo dili pa lang kaso sa ombudsman. Kaya ombudsman is not under the umbrella of the Office of the President. It is an independent, in fact, it is a constitutional body. So, pero, ang nakaparat lang po sa hay, kaya ang appointment sa mamayamang ombudsman, magagikan sa Presidente. Mawagin na sa gani sa mamayamang, kaya mawagin na sa atong constitution, na ang appointment sa ombudsman, gikan sa atong Presidente, but we have a judicial bar council to limit the power of the President of appointment. So, same also sa mga judges, ano ito mga judges di appointed na talang sa Presidente, but dili magod sila, dili magod absolute power ang sa Presidente kay hatagan siya or siya short list from the Judicial Bar Council o limited niya ang iyong appointment. Pupili lang siya itong listahan na gisubmit sa Judicial Bar Council. Okay. So kanang mangulo sa investigasyon sa corruption is Department of Justice daw. So mga undersecretary na, mga prosecutor na. Mga prosecutor, state prosecutor. But their power is only limited to recommendatory. Imo files ng kaso dito sa Office of the Ombudsman. But as a prosecutor, pwede sila mo file diretso ka. So, but ilang iretso file na dito sa Ombudsman, dito sa Department of Justice o ang DOJ mo file o kaso dito sa korte. So, pwede sila mo file o kaso, dili na diretso, di na buwagi pag-ombudsman. Kay pwede ang ombudsman mo file o kaso sa mga corrupt na officials sa korte, but pwede sa ang DOJ mo file o kaso sa corrupt official sa korte. But ang power na sa ombudsman, nas lay power to suspend ang sa mga officials. Unlike DOJ, was lay power to suspend. So sa ato pa, kung ma-donay probable cause ang Department of Justice na nag-iimbestigar, pwede nila isang at diretso sa Sandigan Bayan. Pwede sila mo diretso na kasama Mermel, but with respect sa Sandigan Bayan, by the way, natin itawag special prosecutor. Buagi na siya special prosecutor. Pero kung itong mga dili under the jurisdiction sa Sandigan Bayan, for example, RTC lang, pwede na ang DOJ mo diretso ang file. Okay. Kasama sa mga pangutana, karumbuntaga. Nay, pangutana, Attorney Mark, good morning. Ang akong husband nakakuha og divorce decree sa US, kay American citizen man siya. Nagminyo na gani siya usab. Wa may anak, attorney, 14 years, mingi kasal. Karon, nanasad ko'y live-in partner nga foreigner, o gusto unta ming magpakasal. Ang akong pangutana, kung pwede ba na, Attorney Mark, kung magpakasal og usab after, pwede na ba kong magpakasal og usab after ko gi-divorce akong bana? Okay. Ingon pa sa kani atong nawag karon kasama ra may kasama sa si Mark Hilig ni Amerikano te, hilig foreigner kay unang bana foreigner, ikaduhang bana foreigner. Okay, atong laro ni. Di man but pasabot na gi-divorce ka sa ubang nasod, automatic divorce na ka sa Pilipinas. Kay naman ay gitawag sa balaod na kanang gitawag foreign judgment. Foreign judgment kailangan nimo iparehistro pa din sa Pilipinas. So, but pasabot, bisan pag-divorce na kasi mong unang imong husband, kung na-registered ang inyong kasal sa imong first husband sa Pilipinas, dili automatic pwede na ka magpakasal. Kailangan imo pa nang ipa-registered ang imong divorce. Katong divorce imong first husband, ipa-registered pa na sa Pilipinas. Pag na-registered, naman ang itawag petition for judicial recognition of foreign divorce. Pag nalala siya yung decision sa korte na RTC na, bisan mo tuwan RTC, family court, pwede niya mo decide ng petition for judicial recognition of foreign divorce. Pag ma-recognize na sa korte, that's the time na pwede na ka magpakasal sa ikaduha ni mong bana. Okay. Good morning, attorney. Mangota na lang ko, kabahin sa akong bana. Nagtrabaho siya sa Zamboanga karon. Dayo ning layas siya kay di makaya iya makauban nga Muslim. Tiun-tiunan siya kusil. Akong pangutana, makasuhan ba ang akong bana nga nakahatag sa iyang amo og nakautang nakahatag sa iyang amo nga Chinese og 20,000 nga wala man siya gipirmahan, labot pa naka-duty naman siya og pila ka adlaw.
dugang pangutana, matawag ba nga gi-abandonan niya ang unit kay operator man siya bakho? Okay. So, kailangan pag dawat o kwarta, advance payment pa siya sa sweldo, marang advance payment nila or or entry bonus ang tawag na, kay nakadawat sa kwarta, human niyang kitabahuan, human wapas siya na magkabaho. So, technically, nai-abandonment na itabo, but dili na siya matawag ng illegal abandonment, justified abandonment na siya sa Marmel, labi na na ay nagtutok siya kusil, kay obligasyon magula sa mga amo ka sa Marmel na, of course, number one, obligasyon sa amo, sweldohan ang iyang mga empleyado. Okay, number one na. Number two, hatagan ang iyang empleyado o lugar na convenient to work. Dapat convenient to work kung na yung mag-iuntiyo niya kusil. So, obligasyon na sa amo na na to have a peaceful working environment. Safety. Kung di na, o oh, safety sa mga empleyado. Kung di na, pwede na siya mo abandon na. That's justified abandonment. But kung pala siya, kaso siyang amo, di, tumagun niya, muna niya yung so, justified and abandonment on the ground na nai-risk na iyang kinabuhi. Night threat. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203 and mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 and pwede rin kayong tumawag, mag-text or through Viber sa 0932-885-6203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.